nakapakinga ng pasyente huwag mong maingay, okay? Girl, sama ko, babalik ka pumalik. Nurse? Talagang mabait pa rin talaga ang Diyos, ano? Pinabayaan niyang makaligtas si Jenner mula sa dalawang tama ng bahala niya. Oo nga. Napakaswerte niya talaga dahil kung iba siguro yun, eh baka nasa burol na tayo ngayon. Mang Jenner, gumising ka na. Sobra-sobra ka niya sa tulog. Flora na, kayaan natin siya matulog. Para gumaling siya agad tapos makakalabas na siya dito sa ospital. Mabilis kagaling si Mang Jenner, Nay. Pinabantayan ko po siya sa mga anghel. Nakiusap po ako ng gusto kay Jesus na huwag muna pong kurin si Mang Jenner. Kahit alam ko pong sinabi niyo sa akin noon na pwedeng hindi niya kayaan yung mga balang tumama sa kanya. Ka na. Ito nga, nilipat ka na ng doktor sa bago mong kwarto. Nagtagalan ng konti dahil walang kamang magkasasayo eh. Grabe ka naman. Mamatay. Maraming pa salamat. Nair, di ka mamamatay. Maraming nagdadasal para sa'yo. Pero magpagaling ka. Tsaka doble ingat kasi hindi pa rin nahuli si Daisy. Napakasama talaga ng babaeng yun. Akalain niyo. Tutuloyin pala talaga niya ako. Bakit ganun? Hindi ko makontak si General Santissima. Sira yata ito eh. Walang diferensya yung telepono niyan. Eh baka naman yung kontak mo may diferensya. Blinak. Huh? Black, ay hindi naman niya alam tong number na to. Hindi ko pa to nagagamit pang tawag sa kanya. Eh, baka nagpalit ang number. Hindi niya pwedeng gawin yun. Eh, bakit naman hindi pwede? Ang kulit mo naman kasi. Tsaka sigurado namang mandadamay ka kapag lumabas ka eh. Eh, baka naman meron ka pang ibang kakilala. Meron nga, pero... Nandun sa bahay yung files eh. Balikan ba natin? Ay, naku, huwag na. Baka dyan pa tayo sumabit. Eh, tsagayin mo na lang yung contact mo na yan. Kaya bakit hindi mo nalang puntahan doon sa sinabi niyang lugar? Eh, paano nga kung wala? Grabe pala yung nangyayari kina Beth, ano? Hindi pala niya kinakausap si Lisa. Oo nga eh. Sino nagsabi sa'yo? Si Rona. Ako naman nagkwento sa akin si Annie. Hanggat makakaiwas daw, umiiwas si Beth kay Lisa na magkita sila. Kawawa naman si Lisa. Pero alam niyo, hindi ko naman sisisi si Beth. Kawawa doon. Eh kung anak ko yon, sa lahat ng ginawa niyang kasalanan, ako, baka ako pa mismo magpakulong sa kanya. Ako talaga naman, Bebe. Bakit? Eh palibasa, wala ka pang anak. Pag ikaw, nagkaroon ka na ng anak, nako, kahit anong kasalanan o kaguluhan ang gagawin niya, ikaw pa ang unang-unang kukonsinti sa kanya. Pag magulang ka na. Nanay, pinapahinggan niyo po ba ako? Ay, hindi, anak. Hindi. Ako lang naman ang sinasabi ko lang eh, base sa eksperyensya ko. Matigas din ang ulo ko nung bata ako. Naku, hindi biro ang iniluha ng nanay ko dahil sa akin. Pero syempre, ngayon na magulang na ako, naiintindihan ko yan. So, tingin ko lang eh, sa lahat ng mga kasalanan, pag samasamahin mo naman ang kasalanan mo, kasalanan ni Teresa, kasalanan ni Flor, naku, niwala pa yata sa isang guhit sa mga ginawa niyang si Lisa na yan. Naku, kung ako ang tatanungin ninyo, ha, dapat balikan nila ang ospital kung saan pinanganakin si Lisa. Bakit? Malay mo. Doon nagkapakita ng bata, di ba? At malay din natin, ha? Yung tunay na tatay ng bata niyan ay si Lucifer. At ang nanay ay si Muñeta. Talaga naman. Sino si Lucifer? Lucifer!
Nakabuslo, huwag ka magsasalita ng ganyan. Lalo na pag nakaharap sila Crisanto at Beth. Dahil kahit papano, masakit sa kalooban ng magulang ang marinig na ganyang mga salita tungkol sa anak nila. Ako, Manang, kahit yung sariling nanay, gusto na nga mag-resign bilang ina. Sa tingin ko naman, hindi papansinin yung mga ganyang salita. Oh, ano bang ginagawa mo dyan? Eh, naglilinis. Eh, mukhang matatagalan pa tayo dito eh. Tsaka bukas, bala kong bumili ng maliit na lutuan, tsaka kumot mo. Sino naman nagsabi sa yung magtatagal pa tayo dito? Eh, nakunta ko na si General Santissima ulit. Magkikita daw kami. Eh, kailan daw? Bukas daw ng gabi. Kaya huwag mo na linisin yan. Ayoko nang bumalik dito. Pwede na muna kayong umuwi, tapos kami na muna magbabantay dito. Sigurado ka. Si Baby JR, paano siya? Ando naman si tatay at si nanay eh. Pati na rin si Rona. Kamusta na si Liza? Santo. Bakit ang pinagdadaanan niya kay Liza? Alam ko may kasalanan ako. Pero alam ko rin at alam ng Diyos kung gaano ko pinilit itinama ang lahat at pinatawad na ang sarili sa mga kasalanan. At hindi ko maintindihan pag nakikita ni Liza yon at hindi niya nararamdaman yung pagpapatawad na binigay natin sa isa't isa. Hindi ko alam pa nung sagot ko sa tanong mo, Ida. Masama mang sabihin, pero galit ako sa anak ko. Namumuhi ako sa mga ginawa niya. Galit na galit din ako sa sarili ko dahil sa akin siya nanggaling. Beth, huwag ganyan. Kung meron man uli at unang makakaintindi sa anak mo, ikaw yun. Nakakapagod na, Ida. Nakakamatay yung kasalbahihan ng anak ko. Hindi ko alam kung paano sa muna niyang edad niyang yan. Naiisip at nagagawa niya yung mga bagay na yun. Sa bahay, hindi ko siya kinakausap. Hindi ayaw ko siyang tingnan. Kung pwede ko nga lang siya ibalik sa sinapupunan ko, gagawin ko para dun ko itama ang lahat. Beth, hindi ko alam kung paano kita papayuhan tungkol dyan. Alam ko. Kasi napakabait ng anak mo. Kahit anong masamang gawin ni Lisa sa kanya, meron pa rin siyang espasyo sa puso niya para magpatawad. Hindi ko alam kung bakit ganun si Lisa. Magandang gabi. Magandang gabi, ha? Miss Love, yung pumasok.
Nag-usap si Beth tsaka si Florida. Tungkol kay Lisa? Naglalabas lang ho ng sama ng loob si Beth. Alam mo, sobra kong naiintindihan si Beth. Mahirap talaga ang sitwasyon niya. Anak niya yun eh. Abay, kahit na anong sabihin at gawin, hindi niya maitatapon ng bata. Nako. Kung sana lang may alam akong tamang salita o anumang tamang salita para makabawas sa galit na nararamdaman ni Lisa. Kaya siya nagkakaganyan. Bakit kaya hindi niyo pa pinyagan ulit? Kasi sabi kayo ng sabi ng bata. Bata, eh hindi naman normal yung ginagawa niya para sa bata. Tsaka pina-psychologist naman yan, di ba? Eh hindi naman yata tinalaban ng kung ano eh. Ano kaya kung ipapare ninyo? Ano ibig niyo sabihin? Sinasapihan na ng masamang espiritu yung bata? Bakit? Di ba posible? Ito talaga si Bebeng, ang imahinasyon. Eh, hindi ko pa naman nakikita yung batang sumusuka ng berde at umiikot ng dulo. Nakita ko na umiikot yung mata ng bata. Kulang na lang. Hintayin ko umiikot. Hindi nga. Ikaw talaga. Nakakatawa nga ho isipin eh na minsan naisip ko na rin ho na baka ho sinasabihan yung anak ko, kaya kinukulam. O kaya may matandang espiritu na sumabi sa kanya na may galit sa amin. Tingnan nyo, sabi ko na nga ba, nagkatuwiran ako eh. Aling Bebeng, marunong po ba kayo magtawas? Ang makala mo sa akin, makukulam? Matanang lang naman po. Awas ka, John. Ate Beth. Ay, Ener. Kung may dala kaming prutas sa'yo dito, ha. Kainin mo, ha. Salamat po. Kayo po, kamusta na po kayo? Buti naman kami. Ikaw ang kamusta na dito. Ener, kami muna magbabantay sa'yo dito, ha, para makapagpahinga naman ang nanay ita mo. Sige. Salamat po. Si Lisa po. Sino po nagbabantay doon? Naku, baka makipag-usap na naman yung kay Daisy. Kinuha na namin yung cellphone niya. Pinalitan na rin namin yung telephone number ng bahay para masiguro namin na putol ng lahat ng ugnayan nila ni Daisy. Ener, ako nang hihingi ng tawad sa'yo, ah, sa lahat ng ginawa ng anak ko. Naiintindihan ko naman po si Lisa. Kahit sino naman pong makipaghalubilo sa demonyo, mahahawa. Sana lang huwag na magkita si Lisa at Daisy para wala na siyang magawang kasalanan. Tita Beth, matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Baka malaki po ang pagbabago ni Lisa kapag hindi na muna po kami makikita. Kung paminsan-minsan niya po kaming makikita, baka mamiss niya rin po kami. Pare-pareho lang tayong ayaw umuwi at makita si Lisa. Pare-pareho lang tayo. Ayaw talagang makita ni Beth si Lisa, Tay. Mas gusto niya pang nasa labas siya o kaya may kausap na ibang tao kaysa sa anak niya. Eh kung papayag ka lang, para magkaroon kayo ng break sa isa't isa, hayaan mo munang dalhin namin si Lisa sa amin. Tay, hindi naman yata solusyon yun. Yun lang ang solusyon. Kapag hindi na nakikita ni Beth yung anak niya, manimiss niya to. At siya mismo ang hihingi na pauwiin dito anak niyo. Kamusta nga po pala yung sugat mo? Hindi na po ba masakit? Makirot pa rin. Tsaka makati. Ibig sabihin yan, Manginer, gumagaling na yung sugat mo. Sabi ni Nanay, kapag nangangati na daw yung sugat mo, ibig sabihin, gagaling ka na. Sana naging sugat na lang si Lisa, no? Para may pag-asang gumaling siya. Hindi ko alam, Manginer, kung magbabago pa yung kapatid kong yon.
Kasi habang tumatagal, pagrabe ng pagrabe. Buti na lang, kapag may masama siyang ginagawa, hindi siya nagtatagumpay. Lisa? Apo, hindi ka ba papasok? Diba hindi naman kami pumapasok ni Fleur kasi sa takot nyo na kikidnapin kami ni Teacher Daisy? Oo nga pala, no? Mula nung nangyari yung gulong yun, hindi na naging normal ang buhay ninyo bilang bata. Hindi naman talaga normal ang buhay ko, eh. Simula noon, may amang akong sundalo, bibihira akong makita. Pag pumirmis naman dito, may sakit. Yung nagkabistuhan, yung kalaro ko pala yung anak niya. Ano sa pakiramdam nun, Lola? Naintindihan kita, Apo. Kaya nga, katabi mo ako hanggang ngayon, hindi ba? Hindi mo ba napapansin? Kahit na anong gawin mong kasalbahihan, hindi nagbabagong pakikitungo ko sa'yo. Pero ito ang tandaan mo. Kahit kakampi mo ako, hindi ko kukonsintihin pag mali ang ginagawa mo. Depende naman yung lola eh. Ang bagay nagiging masama o mabuti. Depende sa tumitingin. Pinaninindigan mo talagang hindi mali ang ginagawa mo, no? Alam ko naman yun, Lola, eh. Eh kung pagbabasihan yung mga kasalanan ng taong nasa paligid, yung sa kanila, nasa 10 utos. Yung akin, wala. Pumayag ka, Crisanto, pati si Beth. Bakit siya pumayag na umalis si Liza dito sa bahay? Suggestion ko yun, Rona. Kahit sabihin mo pa na bata pa si Liza, kailangan nila yung space sa isa't isa. Dahil sumisik ang bahay na to sa galit nila eh. Rona, alam naman ng tatay. Naku, akong tatanungin. Ayoko magkahiwa-hiwalay mga anak ko. Gusto ko buo ang pamilya ko. Ako rin naman eh. Ayaw ko mangyari yun. Pero itong ilang araw na pinipilit nating magkasama sila, parang lalong lumaki yung gap ng mag-ina. Ipagpalagay na nasa loob lang ng kwarto palagi si Beth. Hiwalay sila ni Liza. Pero alam ko yung takbo ng utak ni Beth. Ganun din ni Liza. Aba, naaawa na ako sa apo ko. Awang-awa na ako. Kung noon, galit ako sa mga kasalbahihan niya. Ngayon, napalitan na ng awa. Oo, Nay. Tama kayo. Sasang-ayon ako sa nanay. Talaga namang nakakakilabot yung ginagawa ng anak mo na si Liza. Pero, Tay, Nay, Crisanto, hindi mo ba nakikita nag-e-effort naman yung bata na magbago? Ano ba sabi nga kasi sa'yo? Eh, nauuwi sa pagtatalo. Ito yung sinasabi ko sa kanya na nagbabago na si Liza. Ewan ko ba? Antikas ni Beth ngayon. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Parang kalyo. Yun at yun kasi ang nararamdaman ni Ma'am Beth. Kinalyo. Ay nako, alis na nga lang ho ako. Hindi ko kakayanin yung mga susunod na eksena dito eh. Tay, Nay, alis na ako ha. Bahala na muna kayo dyan. Tara mo na lang yung gate ha. Oo. Liza? Papa, hindi ka nagalit sa akin? Hindi na anak. Pasalamat pa. Si Mama kaya hanggang kailan yung galit niya sa akin? Anak, hindi ko rin masasagot yan eh. Kahit ako, kinukumbinsi ko siya. Pero natiga siya ngayon. Hindi ko naman siya masisisi. Talaga namang naging napakatigas ng ulo mo eh. Sinabi ko naman po sa inyo eh. Hindi ko na uulitin. Anak, ilang beses mo na bang sinabi yan? At ilang beses mo na rin pinaulit-ulit siyang kasalanan mo. Anak, ano ba yung storya ng The Boy Who Cried Wolf? Dahil paulit-ulit siyang nagsinungaling, ayun, hindi na siya pinaniwalaan ng mga tao.
pa, una sa lahat, hindi ako boy. Pangalawa, wala naman tayong wolf dito, di ba? Kaya huwag niyo akong igaya sa kwentong yan. Anak, sana pwedeng daanin sa biro ang lahat, ano? Para mas madaling tanggapin ang lahat. Anak, alam ba kung bakit ako pumasok dito sa'yo ngayon? Para sabihin sa'yo na doon ka na muna kina lolo at lola mo. Ayoko. Anak, pansamantala lang. Habang inaayos natin ang mama mo, para mamiss ka niya, baka sakaling hanapin ka niya. Kasi habang patuloy ka niyang nakikita, ay paulit-ulit sa isipan niya yung mga kasalanan ginawa mo sa kanya. Anak, kumain ka na. Salamat, ha. Kaya na muna ang bahala kayo ni Sabang. Inaayos mo si Beth. Papa, dalaw-dalawin niyo po ako doon, ha. Sana huwag kayo masanay na wala ako dito sa bahay. Anak, magpapakabait ka. Ha? Huwag mo silang bibigyan ng sakit ng ulo doon. Okay? Yeah.